Hello, hello mga kamag. Andito tayo ngayon sa Parklinks kung saan abangan sana natin itong pailaw ng arko. Ngayon, nakakuha po tayo ng impormasyon na ayon sa guard ay tapos na po yung programa. Ngayon, gusto ko lang ipashell sa inyo o pakita sa inyo kung gaano kaganda dito sa Parklinks pagdating ng gabi. So kita-kita nyo far sa likod ko mga ilaw ng building ang gandang tingnan. Yan. So itutur kayo lang saglit sa gabi. Kasi nakaparating na po tayo dito, nai-vlog na natin dito pero sunrise naman po itong pagpunta natin dito last year before Christmas So ayan, ipapakita ko lang kung gaano kaganda din Mahangin, Mahangin sa part na to. Dito sa part na to, mahangin. Dito nang gagaling yung hangin. Yan, part na yan. So, parang maamoy mo yung amoy ng damo, Kaya, ang sarap mag-unwind dito. Kasi pag galing ka ng part ng Ortigas, or doon sa mga business district, so, mausok, maraming sasakyan. I like her. Yung hangin, amoy damo, maliwalas yung paningin mo kasi malayo ka nga din sa mga business districts, Kagaya dito sa Bridgetown, Ortigas Center. So yan yung mga business districts po, na dinevelop ng mga malalaking developers, Kagaya ng Robinson's Land, Ortigas Group, ito naman yung Ayala at saka ng Lushutan Group. So malawak-lawak po ito, it's 35 hectares nung ano ba yung nabanggit ko nung nakaraang vlog ko. So malawak po ito. Okay. So isa pang sulyap kung gaano siya kaganda yung ilaw, dito. Gaano ko tahimik. Yung daan, yung highway. Ito yung daan, Ang ganda ng view niya, para kang nasa ibang bansa talaga. Ang ganda. So, na-amaze ako sa gabi. So, kung makikita nyo, actually under construction kasi maraming ilaw, Pero kung dito, sa part ng dito. Yan. Sa part dito medyo hindi gaano may ilaw yung mga building. Siguro iba yung hindi siya salamin, Okay? So ibang part din naman 'to na business district, Ito po ay kalimutan ko na sinong may gawa nito. So, 'yun lamang po mga kaamag sa update ko dito. As you can see, gabi tayo, inabangan natin yung dapat yung arko na yan na pailaw dahil yun nga, ang gandang tingnan. Ngayon, ang problema, tapos na po yung programa nila. So, i-end ko na lang po ito, itong vlog ko na to. So, maraming salamat po, yung sa tumambay sa akin live kanina, si Sir Ryan. At akala ko nga, iilaw yung arko na yan, pero tapos na pala yung program. So maraming salamat po sa inyo yung pagsubaybay sa aking mga videos. Pagpasensya niyo po muna mga kaamag, dahil ang mga ibinablog natin ngayon ay mga different places, mga business districts, kung ano-ano yung binablog natin kasi natigil po tayo saglit, na-stop muna saglit yung mushroom growing natin. So ang nangyari, wala ho tayong may vlog, kaya ginawa natin mix na po, hindi na solid na mushrooms, Kasi gusto ko lang po sana ipakita sa inyo na dapat yung nag-grow na, may production na tayo. So, ako po ay humingi ng pasensya dahil napansamantala po natigil yung ating pag-grow ng mushroom, So, yung production natin ng fruiting body, wala po. So, gumagawa pa rin pa po tayo ng spawn. Pero yung pag
pag-produce ng mismong kabute ay natigil po muna pansamantala. Dahil yan po yung sana adhikain natin na maipakalat yung pagkakabute, kung gaano kahalaga yung pagkakabute sa buhay ng kapwa nating Pilipino. This, kasi ito po ay isang livelihood, no? Pwedeng livelihood, nakakapag-create na ng trabaho. Yung mga agricultural byproducts ay pwede mong gamitin, no? Para sa production ng mushroom, kagaya ng dayami, dahon ng saging, water lily, na minsan sinusunog lang, pero pwede naman pagkakitaan. So, tayo po ay patuloy pa rin yung pakikipag-collaborate natin sa ating mga iba't ibang kasamahan na growers dito sa Metro Manila, lalo na rin yung bagong nabuo ngayon na Philippine Mushroom Society Incorporated. So, nagkaroon ng outtaking for the past few weeks, no? So, nandun din tayo noong nagkaroon ng outtaking. So, kinakongratulate po ko yung mga officers and officers, lalo na sa mga execom, executive committee, at saka yung mga board of directors from different provinces, no? Maraming salamat po sa inyo, hindi niyo rin po ako nakakalimutan. Kahit papano, na-invite pa rin ako kung meron man kayong mga activities, no? So, sa presidente ng Philippine Mushroom Society, President Joseph Pacheco, sir, congratulations, no? At saka sa ibang mga kasamahan ko dyan na magkakabuti. Siyempre, nandun din si Sir Robert, no? Si Sir Robert Bersosa, si Kabuting Maharot, si Jerry Agbisit. Okay. So, napapasarap po yata yung aking pagbibideo dito. Dahil nga naman, ang sarap nga naman yung hangin, no? Nakaka-relax ng katawan, no? So, ito po kasi hinahanap ng ating katawan, ano? Lalo na tayo, sanay tayo sa farming, no? Mga ganitong malalawak na kalupaan. Hindi tayo sanay sa masikip, lalo sa mga building-building. So, kailangan natin talaga mag-unwind. Okay? Although humahaba po yung aking pagpapaliwanag, ay inyo pong pagpapasensyahan, dahil yun. Napapasarap tayo sa pag-i-explain kasi ang ganda nga naman, no? Ang ganda naman ng ambience, no? Ganda. May hangin, mahangin, galing dito yung hangin. Okay? Sariwa, amoy damo. Yan. So, kasi po tayo ay lumaki ng probinsya. So, yun yung mga hinahanap natin, na pag nagbulaklak yung mais ay kailangan natin ng yung amoy, ba? Yung amoy ng bulaklak ng mais. So, yung damo. Yan. So, yun tayo yung mga hinahanap natin na lugar na kagaya dito, na malayo-layo pa yung mga buildings, ano? So, hindi pa siya dikit-dikit. So, in few months or few years, sigurado, itong mga bakanteng lote na ito ay puro building na yan. Okay? Kasi this is 35 hectares. Alam ko, nasabi ko na nung unang vlog ko na pumunta tayo dito. So, 35 hectares yata ito na mix, no? So, pag sinabing mix, merong residential, may office condominiums, may mall. So, ganun po yung mga ginagawa ngayon na mga developments, no? O mga developers, ganun na yung ginagawa nila sa mga property nila. So, ang ganda. Masarap ang hangin talaga. Ito, no? Sarap ng hangin. So, parang ayaw kong umalis, no? Ayaw kong umalis sa part na to kasi nandito yung hangin sa Riwa. Kasi pagpunta naman natin ulit, no? Pagpunta naman natin ulit doon sa Ortigas Center, ay iba naman yung amoy na maamoy natin, yung amoy usok. Unlike here, kasi malawak pa. Malawak pa kasi yung paligid, no? Wala pang harang. Dito sa part to, wala pang harang ng mga building. So, true and true pa yung hangin. Kaya ang sarap tumambay doon, no?
Yan. Kung saan ako kanina nakaupo na inaabang ko nga yung pailaw nung arko na yan, ang problema na confirm natin sa guard na tapos na pala yung programa nila. So inuulit ko mga viewers ko dyan na gustong pumunta. So tapos na po yung pailaw, no, ng arko na yan. Sabi kanina ay sa December daw ulit. So kung inaabangan nyo po ito, yung pailaw ay mabibigo ko lamang po kayo kasi tapos na po yung program, yung pailaw. Kasi buong ano to, blue whist, no? Blue whist yung buo na yan, no? Nung December. Pero yeah. Anyway, masarap yung view talaga kasi yung building malalayo pa. Ang layo pa yung mga building, maliwanag. So para kang ano eh, nasa ibang bansa yung style, no? No? Na building sa gabi, maraming ilaw. So napakasarap, no? Napakasarap na mag-unwind dito. Okay? So ako na lang yata mag-isa rito na nagbo-vlog. So anyway, ako po ay natutuwa lang at sarap talaga yung hangin niya. Napakasarap yung hangin niya. So yan ang hinahanap ko. Tulad nga sabi ko, sa probinsyano tayo, sanay tayo dun sa mga amoy damo, amoy ng mais, no? Minsan amoy ng palay. So yun, yung mga pumunta ka ng rice field, maamoy mo yung sa umaga, yung amoy ano, lalo na pag nabumulaklak pa yung palay. Doon naman sa maisan, ganun din. Okay? So ito yung hinahanap natin, no? Malawak. Yung hindi ka sa tipong nandun sa syudad, nandun sa mga informal settlers area na minsan maamoy mo kanal, no? So iba-iba, no? Amoy sigelyo, kung ano na maamoy mo. So tayo dito kasi, no? Kaya nagigiliwan natin pagpunta kasi yung hangin, no? Nasarap huminga. Okay? Sarap huminga. Talagang pasok na pasok sa loob ng yung baga, no? Yung amoy, no? Wala kang yung amoy ng damo, wala kang maamoy na amoy sigarilyo, amoy kanal. So sarap. Okay? Yan. May mga pa isa-isa pang pumupunta, no? Siguro sila yung mga galing ng opisina. Okay. At dito mag-unwind after office hours. Kasi susuto lang sa C5 po, no, medyo ma-traffic pa. May traffic pa, kitang-kita, naka-standby yung mga sasakyan. So ang mangyayari nito ay palipas muna ulit ako ng konting minutes dito sa area para lang mapalampas o mapalipas muna yung traffic sa lansangan. Kasi ganitong oras po, rush hour. Okay, rush hour po ngayon. So inuulit ko po, ano, mga kaamag, mga kabuteros, ang kinalalagyan, o nandito tayo ngayon sa Parklinks, no? Ito ay bagong property development na joint venture ng Eton Group ng Lushutan at saka ng Ayala. So Parklinks. Okay. So mga kamag, puputulin ko na po yung aking video, no. Salamat po sa parating panonood ng aking mga video. Sa mga viewers ko po na hindi pa nakapag-subscribe, ako po ay humihingi ng sa inyo na kung maaari lang po ay please subscribe to my channel GP Mushroom TV. Pakipindutin na rin po yung notification bell para updated kayo parati sa mga bago kong videos. Maraming salamat po sa inyo. Keep safe and God bless everyone.